Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mata
marangal na pila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula, dito tayo ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagpuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Isang makabuluhan at Chris Malabuyok, salamat sa pag-like, the isa ka na sa BSCC Opinyon family. Opinyon at pananaw. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagpuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. But may biglang umugong na. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Okay, isang mapagpalayang hapon po sa lahat. Ngayon po namang araw nito ng Lunes. Tayo'y muling magkakasama sa kabuuan po naman itong ating pagsasempapawid. Ngayon po ay ginugunita natin itong International Women's Day. So yung ating mga kababaihan, binabati ho natin. Lalo tigit mula sa ating mga lola, yung ating mga aninuno, yung ating mga mahal na ina, mga kapatid na babae. Siyempre, yung mga pamangkin, ayan. Hanilet Peñascosal, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Napakahalaga itong araw nito dahil ito po pandaigdigan. Pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Okay. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagpuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Okay, mga kaibigan. Ngayong araw nito ng Lunes, medyo ito po yung ikinamangha ulit natin dahil pumalo naman ng 3,000 mahigit ang siyang nagkaroon ng impeksyon nitong COVID-19. Ilang araw na nasunod, nung nakaraang linggo, puro 2,000 mahigit lang. Ngayon, 3,000 mahigit na. Nadagdagan po na tumalo na.
Mangyari ho kasi meron nadagdag na naman na 3,276 na mga confirmed cases. Kaya tumalo na yung kabuang total na nasa 594,412. At meron pong nangamatay na 51. So pumalo na sa 10,516 ang siyang nangamatay at may mga nakaligtas. Survivor po. Umabot na ho kasi ng 545,853. So lumalabas na may naka-recover daw na 10,516. Meron 51 namatay. So yung fatalities umaabot ng 12,516. Medyo ginugulo na naman ng Department of Health yung figure nila. Kaya ang hirap ipresenta sa publiko, no? Kung sino man po sa Health Department na nagsasagawa nito, pakilinaw ho dahil itinerturn over natin to sa publiko, baka pati sila ho magulumianan, ano ho? Yun ho yung pakiusap natin. Upang nang sa ganon, magkaroon ho ng exact figure talaga. Nagkakaroon ho kasi ng problema kapag isang numero lang ang mabago rito, problema na eh. Kaya yun po ang sinasabi ho natin. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. So ito po, ulitin natin yung kabuong total ng infected cases for today as of this time, 594,412. Okay, magandang hapon yung mga nagbuya naman, no? Magandang hapon kay Josephine Roquero, kay Ping Reyes de Guzman, at meron pang dalawang iba pa. Sabi ni Ma'am Josephine Roquero, good afternoon Sir Tony, blessed Monday. Yan, nanonood siya ngayon, ha? Thank you so much. Ganon din kay Kuya Louie de Losario, magandang hapon Kuya Louie, and a blessed Monday. Si Ma'am Angelica Paz, good afternoon daw, ayan. Mm-hmm. At blessed week ahead of us all, Sir Tony. More power and keep safe po always. Godspeed. Thank you so much, Ma'am Angelica Paz. Yan, talagang nakatutok si Ma'am Josephine Roquero at si Kuya Louie del Rosario. Ma'am Ibramos, blessed Monday po, Sir Tony, and more power to BSCC. Thank you so much, Ma'am Ibramos. Yan, at sabi ng Jerica Paz, salamat po Sir Tony. Happy International Women's Day po sa lahat ng mga kababaihan at taga-suporta ng mga kababaihan. May libreng sakay po sa LRT para sa lahat ng mga kababaihan ngayon. Hanggang 7 PM po mula sa DOTR LRTA. Sandali po, sandali. Ngunit ano ang nangyari
sa dangal. Pati pangalan, sinugal, para lamang magkamal. Hanggang sa maging usakal, maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Medyo opinion at pananaw. Medyo may tumawag ho at napaka-importante ho yung tawag na natanggap ho natin dahil nga doon sa ilang mga changes no dito sa ating digital platform because we are trying to upgrade upang nang sa ganun ay mas lumawig itong ating pagsasimpapawid. Ganon din po naman yung para magkaroon ng access ang lahat ng ating mga kabayan para at least hindi ho tayo limitado lang dito sa platformang ito. Okay, so medyo mabusisi pero kinakailangan nung tiyagain ho natin. At lubhang kailangan po ang pangunawa ng bawat isa. Definitely sa umpisa talagang medyo magugulumihanan kayo pero pagka naliwanagan ho ninyo, para po sa ating lahat ito at para din sa ating mga minamahal na mga kababayan. Ayan, sinasabi ni Ma'am Angelica Paz, salamat po Sir Tony, Happy International Women's Day po sa lahat ng mga kababaihan at taga-suporta ng mga kababaihan. May libreng sakay po sa LRT2 para sa lahat ng mga kababaihan. Ngayon, ano? Hanggang alas 7 po ng gabi yan. Itong anon to mula sa Department of Transportation, LRTA at sa Philippine Commission and women. Yan. Yan, at least maano yan ano? Siguro doon sa mga pumapasok, swerte yan. Wala silang bayad ano, yung pumapasok sa opisina. Siguro by this time yung iba ay pauwi na, kaya libre ho kayo. Hindi ho kayo magbabayad diyan sa LRT2. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Yan, at meron na tayong 16 na minuto na. At 44 na segundo ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, yung patungkol naman doon sa sinasabi nitong inuulat ko kasi ng Philippine National Police, no? Marami ang mga nangamatay at ang siyang inaresto doon sa magkakahiwalay na operasyon sa Calabarzon Provinces. Nung araw ng Linggo. Ha? Pero hindi pa rin natin alam kung ano yung ano siguro dapat dito mas malalimang investigasyon eh. Kaya nga ito nagiging problema ho natin. Eh katulad din nitong ano, hindi pa ho natin malaman. Katulad lang nitong pagtatagisan o pagbabarilan itong PDEA at ng PNP na naganap dyan po naman sa Commonwealth Avenue. Tinenover na ho yan sa National Bureau of Investigation, pero wala pang linaw na outcome, no? Kung ano naging punot dulo. Pero kung titingnan mo yung ilang mga pahimakas mula sa NBI, mukhang alam nyo na yung bottom line dito. Pero mahirap naman na medyo pangunahan itong ating mga otoridad. So yun po ang antabayaran ho natin.
At meron din ho tayong nais ibahagi hinggil po naman dito sa sinasabi na tatlong taon matapos ang pamahalaan ay naglunsad ng pagsasaliksik sa bagong telco player, eh ang Pilipinas o eh meron na yung Dito Telecommunity para tapatan itong PLDT at Globe Telecom. At itong bagong player na ito sa pamagitan ng tagapamuno at Chief Executive Officer na si Dennis Uy at yung pinatatakbo na China Telecommunications ay sumang-ayon na magkaloob ng average broadband speed na 27 megabits per second. At ito'y sasaklaw sa may 37% ng populasyon ng bansa para sa unang taon ng operasyon. Para sa initial launching o paglulunsad, yung mobile services ng Dito available na commercially available sa mga piling lugar ng Visayas at Mindanao. Okay? Alam mo ba ninyo na medyo na intriga ito? Dahil siyempre masalimuot, aabutin pa ng kung ilang taon, no? Kung ilang taon kung halimbawa sila ay maglalagay ng kanilang sariling cell site. Alam naman ninyo, medyo sinindak yung dalawa. Itong PLDT, sinindak, medyo tinakot na naman, PLDT at itong Globe. Parang tinakot na naman, medyo dinunggul-dunggul, pero hindi naman nagpatakot, no? Kaya ang nangyari dito, ang last recourse, yung mga cell site na mga existing cell site ng sandatahan lakas ng Pilipinas ang gagamitin dito. Ngayon, nagtatanong yung marami sa ating mga kaumbayan kung ano na lang ang pupwedeng maging outcome nito. Dahil siyempre, doon mo ilalagay yan. China. O, di ba? Wala na ba tayong pagpapahalaga doon sa ating seguridad? Tapos siyempre, doon pa sa cell site sa mga sandatahan lakas ng Pilipinas inilagay. Doon ilalagay yung kanilang di ba? Para magkaroon ng access. Kaya ang nagiging problema ngayon, nakalutang yung kaisipan ng ating mga kabayan. Huge salaw, salamat sa pag-like na isa, diba? Ka na sa BSCC family. Nagkaroon ng yung tinatawag na papaano naman yung natin. Siyempre, militar yan. Diba? Makasisiguro ba tayo? Dahil siyempre, ang mag-operate na mga Chekwa. Anyway, tingnan muna natin yung susunod na kabanata. Dahil alam naman natin, kapag medyo may nagiging sagabal doon sa kanilang mga negosyo, talagang hahawiin at hahawiin nila yan. Diba? Ito namang inilagay na kalihim ng Department of Information, Communication and Technology o DICT na si dating Senador Gringo Honasan, hindi ho natin alam kung well-versed siya pagdating dito sa kung techie siya dito sa teknolohiya. Diba? Hindi katulad nung nag-resign na si Ginong Eliseo Rio. Okay? Kaya nga medyo iilan talaga yung Pero talagang isa lang yung hinahangaan namin ni Ma'am Angelica Paz. Pagdating sa tinatawag na prinsipyo delikadesa. Okay? Ayan. May sinasabi ho kasi, no? Sa kabila raw ng presensya nitong mga nakahahawang variants, no? Medyo tumanggi itong Department of Health na i-label yung makailan na spike o yung pagtaas ng COVID-19 cases dito sa bansa bilang second wave ng virus infection. At kung matatanda ninyo, sa pamagitan ho ng tweet nitong nakalipas na linggo, yung si health reform advocate na si Dr. Tony Liachon ay nakipag-argumento na itong second surge ng COVID-19
eh nandito na sa bansa. Eh ang Pilipinas ngayon ay meron ng tayo na bagong 3,276 na mga bagong kaso ng COVID-19 tali. So, nagmamarka ito ng ikatlong straight day, pangatlo, na ang bansa po ay nakapagtatala ng mahigit sa 3,000 ng mga bagong impeksyon. Yan. Eh siyempre, aargumentuhin na naman yan ni ano. Sino yung tagapagsalita? Oh, medyo magtatawa, hindi ano, pero siyempre, ang napeperder po dito, ang mamamayan, ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho natin malaman kung bakit gano'n na lang. Kung ayaw magsalita nitong si Health Secretary Francisco Duque III dun sa Real Score, sana ipaubaya naman niya dito sa tagapagsalita mismo kay Yusek Rosario Vergere. Diba? Bigyan ng kapangyarihan o blanket authority para masabi. Diba? Para nang sa ganon, ha? Bukod dun sa mga magiging direktiba ng Interagency Task Force, ganon din ang pakikipagtulungan na isasagawa ng ating mga local government units, yung ating mga local executives, eh dapat meron din naman na magiging papel itong ating mga nasa sektor ng kalusugan, particular ang Department of Health. Siyempre, habang kinukubli natin yung totoong nangyayari, hindi ho natin maiwasan na mag-isip itong ating mga kababayan. Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ganito? Parami ng parami. Eh actually, sa nakalipas na ano, mula pa nung nakalipas na taon, sabihin na ho natin, ha, mula nung bago matapos ang buwan ng Pebrero last year, ha, hanggang sa natapos yung taong 2020, wala hong nasabi ang Department of Health kung yung tinatawag na madalas hinihiling ng ating mga nasa yung ating mga nasa sektor ng kalusugan, particular yung mga doktor, tinatanong nila kung na-flatten na yung curve. Natapos yung 2020, walang naging pronouncement ang Department of Health tingil dyan. O, diba? Natapos din ang 2020, wala ring nasabi ang Department of Health kung pumasok na sa second wave. Pero ito na nga, sinasabi na nga nitong si Dr. Tony Liacion. Dahil doon sa tatlong araw na sunod-sunod, na 3,000 mahigit yung nadaragdag, ito na marahil yung second wave na ayaw namang magpahayag ng Department of Health. O. Dati sinasabi na, no, galit nga itong si ano eh. Itong tagapagsalita, itong si Ginoong Harry Roque, di ba galit na galit? Galit na galit kay Dr. Tony Liacion. O. Dahil sinasabi, kaya ka lang nagkakaganyan, tinanggal ka ni Presidente. O. Huwag na yun. Ang isipin po natin, Ginoong Roque, yung malasakit. At ang inaantay po ng ating mga kabayan, yung mismong malasakit din ninyo. Dahil isa kayo sa nasa puder ng kapangyarihan, di po ba? Yun po. Kaya yun ang itinatanong natin at tingnan po natin kung anong mangyayari. Ha? Ano yung magiging outcome doon sa sinasabi nating madalas nating inuulit po yun. Ano at pwede nating abangan? Ha? Ano yun? Abangan natin ang susunod na kabanata. Ganun na lang. Diba? Dahil kung pangungunahang bait natin, baka mamaya tayo pang mapagalitan. Kung halimbawa nagpahayag tayo ng ating pagkikare o pagmamalasakit sa ating mga kababayan, baka mamaya tayo pa ang maging masama rito sa mga ito. Dahil siyempre, gusto nila sila magaling maski wala sa tono. Lalo tigit, hindi nagkakaintindihan itong mga miyembro ng IATF. Kanya-kanya sila ng sagwan, kanya-kanya sila ng pronouncement, kanya-kanya sila ng pahayag, ang bottom line, naguguluhan itong ating mga kababayan, hindi po ba? Oh, kaya yun ang nagiging problema.
Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagkapatuloy. Magandang-magandang hapon kay Ma'am Mercy Ong. Ma'am Mercy, good afternoon po. Sabi niya, magandang hapon po kay Tony. Kanina pa kita hinahanap. Bakit po? May problema ulit ba? Ayan, salamat po at may nag-share. Ingat po. Automatic na po yun, Ma'am Mercy. Okay? Okay, sa ating pagpapatuloy, we have 28 minutes and 35 seconds. Ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Okay. Magpapatuloy tayo. Ito na ba yung real score? Ano ba yung kaninang binanggit ko? Yung binanggit ko kaninang figure mula sa Department of Health, that was as of, if I'm not mistaken, yun yung figure ka... Mercy, ong salamat sa pag-like, the isa ka na sa BSCC araw family. Araw ng linggo yun eh. No? Tama ba? Araw ng linggo yung nabanggit ko. Yung 594,412. Pero yung ngayon, 3,000 mahigit na naman ho kasi yung nadagdag para hindi maligwak at maligaw yung ating mga minamahal na mga kabayan. As of today po, ito po yung exact figure. Mula po ito, sa kagawaran ng kalusugan. Yung nadagdag pala ngayong araw na ito, 3,356 na mga bagong infections. Okay? So, 3,356. So, yung kabuang total, yung all in all na total, ay 597,763. So, yung... recoveries po ay nadagdagan po ng 61. Tama ba? Kaya yung naging total ng mga naka-recover ay nasa 545,912 at meron nadagdag na 5 na namatay. Kaya yung kabuang total po ay 12,521. Okay? Yan po mismo sa department. Just for today yan. Yung kanina binanggit ko, kahapon pala yon, linggo. Ala naman ho tayo dahil pagkalinggo kasi puro entertainment po yung ating isinasahin pa po dito. Pero magkaganon pa, eto na yung real figure no mula sa Department of Health as of this time, as of today. Ayan. Mm-hmm. Okay. Wala bang audio? O meron na? Ayan. Ma'am Eve Ramos, what do you think? Wala pa rin audio? Aha. Test. Ayan, meron na. So, meron na. Yung sa kay Ma'am Ibramos daw yung baka yung sa kanya yung nawalan. Okay na. Okay, sa ating pagkapatuloy, we have 32 minutes and 35 seconds. Ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, itong sinasabing time out, yung uri ng time out, hindi ho rekomendado ito sa panahong ito. At tingnan daw natin kung magiging effective yung unang salvo ng localized responses. Ito yung sinasabi ni
Yusek Berhere, ito yung tagapagsalita. Eh, kumo itong si Berhere yung nangunguna at namumuno dito sa task force na siyang nakapokus dito sa bagong COVID-19 variants, sinasabi niya na itong mga ospital sa Metro Manila ay nakikita yung pagdami ng bilang ng mga pasyente na umaapuhap ng tulong na siyang tinatanggap dyan sa mga ospital. Magkagano naman, idinagdag niya na itong mga opisyal ng ospital eh nakaya pang i-manage yung pagdagsa ng pasyente. Yusek Berhere, okay itong statement niyo ito. Pero hanggang up to when? Up to today, tomorrow, or the next day? Itong statement na ninyong ito, natatagal. Okay? Dahil kung mag-aantay tayo, sinasabi, manageable pa. Yun ang sinasabi sa inyo. E papaano kung yung pagdagsa ulit? Dahil imagine, sa nakalipas tatlong sunod-sunod na araw, 3,000 mahigit yung nadadagdag na infected ng COVID-19. Tapos andyan pa yung variant. Kayong inilagay dyan, para yan ang pangasiwaan. Wala naman kayo sinasabi kung papaano ninyo magagawa at mako-contain. Hindi ba? Nakalaan namang makipagtulungan ng ating mga LGUs. Itong ating mga tinatag na frontliners, yung mga doktor. Siyempre, kayo yung nandiyan sa Department of Health. Nakalaan naman tumulong itong ating mga nagmamalasakit na kababayan. Nakalaan naman na umagapay itong ating mga nagmamalasakit na mga frontliners. Hindi ba? Ang katanungan po rito ng ating mga kababayan at ng ilang sektor nitong lipo ng ating ginagalawan, up to when itong statement niyong ito? Sinasabi, ayon doon sa mga hospital administrators, hospital officials, manageable pa. Paano kung bukas? Hindi lang 3,000, kundi 5,000 na. Tapos bawat sunod-sunod na araw, ganun din. Meron pa kayang ano? O mas kinakailangan ngayon umaksyon na kayo. Hindi ba? Yung willingness para agapayan at umagapay sa inyo nitong ating mga salamat sa pag-like sa isa ka na sa BSCC yan, family. Dahil actually, noong pa dapat, ang pinagtatakahan natin, bakit pinabayaan? Bakit nagpabaya itong ating mga nasa poder ng kapangyarihan? Diba? Hanggang sa bakuna. Tayo nangungulil at tayo nahuli. Sa mga bansa sa Asia, tayong nangungulilat. At alam nyo man marahil yan. Kaya, nakakalungkot. Kapag ka sitwasyon na kahalintulad yan, ganyan. Hindi ho natin mabatid at malaman kung bakit kinakailangan na hindi naman ho natin sinasabing pabaya or what . Actually, nag-umpisa nga ito last year pa, pero kung naagapan, kung medyo nakinig lang sana, yung ibang nagmamagaling, yung ibang nagpapasikat, yung ibang nag-grandstanding ng mga miyembro ng gabinete, yung ibang mga sip-sip buto na cabinet members, kung medyo pinakinggan lang ho ninyo, yung isang tao na kapwa ninyo, miyembro ng gabinete, kung pinakinggan ho ninyo yan, at kung pinagsalikop ninyo, naging bukas ang inyong kaisipan, siguro talo natin ang bansang Vietnam. Kung nakinig kayo, kaso hindi, pinagkaisahan nyo, binalabal sa inyo. Sa lahat naman sa atin dito, ako lang ang may delikades. Bitaw na lang ako, di kayo na lang dyan. Yan ang nangyari. Ha? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Ayan. Aha. Okay na raw yung audio, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Sabi ni Kuya Louie, meron daw po. Kuya Alex Aquino, mula dyan sa Parang Marikina, nanonood siya. Kuya Charlie Fry, The Frying Pan with Charlie Fry. Good afternoon, Kuya Charlie. Ayan, hope na nakausap na kayo, no? Medyo sumingit.
dito sa atin, nakasalang tayo, sumingit yung tawag, kaya medyo nawala tayo pansumandali sa himpapawid. Ayan, sabi ni Ma'am Eve Ramos, walang awareness po, Sir Tony, from government at walang consistency campaign na nagaganap. Eh, paano magkakaroon? Actually, if we are talking of awareness, ang dapat magsagawa dyan ay walang iba, kundi, sino ba yung in charge? Pagdating sa tinatawag na pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa ginagawa ng pamahalaan. O hindi ba? Yung nung araw na talagang well-respected, yung Office of the Press Secretary, na ngayon ay Philippine, yung tinatawag na presidential, PCOO, Presidential Communications Operations Office. Dapat yan. Yan ang magpapalaganap para magkaroon ng awareness. Eh hindi ho natin malaman kung bakit. Sana man lang isinasama. Isinasama nitong si Ginoong Hari Roque dahil at tuwing tanghali, nakikipag-usap siya sa mga kasapi ng Malacañang Press Corps. Mga miyembro ng Malacañang Press Corps, ilan lang yan. Pagkatapos, minsan papatayan pa niya ng audio yung iba kapag hindi niya yung gustong tanong. Kung paminsan-minsan, isama ninyo para sila naman ang sumagot. Diba? If we are talking of awareness, dapat sila ang in charge dyan. Ilan ang himpilan ng radyo ng gobyerno? Dito lang sa Kalakang, Manila, meron yan natin 5 hanggang 6. Yun nga lang, yung iba ginawang FM. Okay? Siguro yung nasa probinsya, kulang-kulang sa 30. Yung iba, hindi pa yata naasikaso. Sa kabila ng merong pondo, hindi pa na ipapagawa. So, hindi ho natin alam yung kadahilanan. Pero kung paminsan-minsan, isasama ninyo yan sa inyong pang-araw-araw na press briefing with the members of Malacañang Press Corps, maski ilan na lang ang nanonood niyan, maski pa paano, meron kayong masasabi, itong trabaho namin when it comes to awareness. Pero wala tayong naririnig. Hindi ho natin nakikita kung sino-sino yung mga resource person na iniimbita. Inaanyayahan, di ba? Hindi naman naangkop dun sa dapat pag-usapan ng araw na nabanggit. Okay? Hindi magkakaroon ng tinatawag, Ma'am Ibramos, ng consistency campaign kung wala nga yung awareness. Magkakaroon ng consistency yung palpak. Diba? Doon lang nagiging consistent. Pero doon sa tamang direksyon, wala. Dahil wala nga ang awareness . So ang nangyayari dito, ang mamamayan, ang taong bayan, ang naguguluhan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ito ang naririnig natin sa mga nasa poder ng kapangyarihan? Bakit ito ang kanilang sinasabi na wala sa hulog, wala sa alignment, and at the same time, ang nagsasuffer ang taong bayan? Maraming sektor nitong ating lipunang ginagalawan ang siyang nagtataka. Bakit ganito? Bakit tayo nagkakaganito? Anong nangyari? Diba? Sa loob-loob ko, yung pagsisisi, hindi naman nasa hindi naman nagpapauna, laging nasa huli . Diba? Ganun ang nangyari. Yan. Sabi ni okay na po, nagkausap na po kami. Thank you so much, Kuya Charlie. Yan. Okay naman daw, sabi ni Ma'am Mercy yung audio. Yan, sabi ni Ma'am Ibramos, puro salita, kulang sa gawa. Puro sila front lang sa media. Faith without action is dead. Yun na nga. Di ba? Ang medyo antabayan natin ito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kung itong ating mga nasa poder ng kapangyarihan, kung anong gagawin nila dito sa mga magiging kaganapan sa mga susunod na araw. Let's see. Tingnan natin. Halimbawa, nagpatuloy yan. Diba? Ngayon, 3,300 plus yung nadagdag.
Ngayon, nung nakalipas na dalawa, tatlong araw, 3,000 mahigit pa rin ang nadagdag. Kaya, nakakalungkot. Ngayon, kapag sa mga sumunod na araw, umabot ng 4,000 hanggang 5,000 bawat araw, tingnan natin kung papaano mataranta. Ha? Itong mga sinasabi natin na well-controlled, well, relax lang, ganito, ganito. Ha? Hindi po pwedeng, if you can do something about it now, do it now. Madali naman magpalabas ng statement. You can easily wrote, or what do you call this, talk to our local executives. Diba? Pwede niyong kausapin yan. Siyempre, kayo yung nasa national government eh. Pwede niyong kausapin. O baka po pwedeng wag na muna tayo mag-relax dahil kinakailangan ganito. O dyan sa lungsod ng Pasay, dapat eto muna tayo. Ha? O yung mga nasa probinsya, may nakapenetrate dyan na UK variant, at the same time South African variant. Ha? Eto na muna tayo. Okay lang ba? Medyo gaganong. Pwede ho at makikinggan kayo. At itong mga local executives na ito, they are willing to help. Sa inyo mang gagaling. Hindi ba? Ang problema, hindi natin alam kung anong inaantabayanin itong mga ito eh. Kaya ang nangyayari, ang napeperder dito, ang kahabag-habag rito, ang nasa losing end rito, ang sambay ng Pilipino na nagtiwala dito sa mga nasa poder ng kapangyarihan sa ngayon. Yun na Josephine Dirain Bon, salamat sa pag-like the isa ka na sa BSCC family. Ang sinasabi ho natin dito, we have to be vigilant na lang. At kung halimbawa siguro habang hindi talaga umaaksyon itong mga nasa poder ng kapangyarihan, iba yung pag-iingat na lang ho ang ating gawin. Mag-iingat ho tayo. At yung sinasabi ho natin maging vigilant, pakiramdaman natin ng husto. At kung ano yung mga ibabahagi natin, tayo na lang ho magtulungan. Dahil maski magngangaw-ngaw ho tayo ng 24/7, di ba? Pero doon sa mga nakalipas ho natin, nagagalak naman ho tayo, nakikinig sila. Ha? Pero nito mga kumbaga sa talagang siyempre, hindi mo po pwedeng sapawan yung mga yan. Ha? Dapat sila yung projected na they're the best. Sila yung magagaling. O, di ba? hindi mo pwedeng pangunahang bait yung mga yan. O, pagka nangunang bait ka, sosoplahin ka pa. Ipapahiya ka pa sa publiko. O, di ba? Parang katulad ng ginagawa nila. Doon sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, di ba? Maski tama yung hindi ko malaman. Di ba? Kung bakit gano'n na lang. Ito namang sinasabi ng mga senador na kinu-question doon sa timing, doon sa pag-create ng Department of Overseas Filipino Workers matapos yung admission na yung domestic workers ay naabuso, manatiling unabated despite nitong pagkakaloob ng focus sa sektor. Merong 4,302 Filipino workers sa Gitnang Silangan ay inulat na namamaltrato at namaltrato noong nakalipas na taon. Sinundan ng may 573 na mga OFWs na nakabase sa Asia at 86 sa Europa at sa Amerika ayon sa Department of Labor and Employment. Actually, matagal na ito, itong panukalang ito. I think that was 2 years back. Okay? Ang ipinagtataka rito sa mga senador, parang natutulog sila sa pansitan noong nakalipas sa 2 taon. Okay? Sasabihin nyo, wala sa timing. Kung kayo ba, naging matalas kayo nung araw pa, hindi nyo sasabihin ito. Hindi kayo magkakaroon ganitong statement. Ha? At isa pa, dapat, kung talagang may malasakit kayo bilang mga halal ng bayan, bilang mga mambabatas, di ba? Dapat nakapokus din kayo sa pandemya. Yung pinong problema natin. Di ba?
mula Pebrero, natapos na yung 2020, eto, patuloy yung pagtaas, patuloy yung pagdami. Ngayon, siguro, pinakamainam na gawin ng ating mga mambabatas dyan sa Senado, ha, kalampagin ang kagawaran ng kalusugan. Ha? Tingnan nyo kung ano, dahil i-project nyo naman sa mga mamamayan na talagang karapat-dapat kayo. Kaya kayo mga naging mambabatas. Ang inaalala ko lang doon sa iba na mga senador, eh panay na yung pakawalan ng kalalang mga press release dahil they are trying to ask again the help and support of the people para sa 2022 elections. They are seeking for another term. 6 years fresh terms. Oh. Siguro, mas bibiliban at masasaluduhan ko itong ating mga senador kung ang focus nila, eh, yun nga, yung magkaroon ng tinatawag na pagiging firm at kung papaano nila kakalampagin itong Department of Health. Kung papaano nila isasagawa yung mga dapat. Huwag na ho nating asahan yung mga ano dahil marami, mas maraming sip-sip buto dyan sa kamara eh. Pero kung sabagay, dyan naman sa Senado, 20 mahigit lang sila. Pero hindi natin malaman kung ano yung plano nung iba rito. Mula sa Senate President hanggang sa mga sumunod na mga mambabatas. Oh, hindi natin alam kung ano yung ano nila. Pero siyempre, kung meron sila tayong naririnig, di ba? Matutuwa tayo eh, dahil of course. Romeo Robles Suwalibyo, salamat sa pag-like, the isa ka na sa BSCC family. Inihalal natin sila, di ba? Nandun na sila sa Senado. Pero siyempre, dito naman sa ating munting kahilingan, eh dapat naman medyo pakinggan din naman nila. Pero alam ko na alam nila. Batid naman nila kung ano yung problema kinakaharap ng ating bansa. But the problem, siyempre, eh, ang nangyayari, reactionary, nagre-react na lang sila eh. Kung ano man ang mangyari, nagre-react na lang sila. Eh, baka mamaya, maging huli ng lahat. Puro reaction na lang kayo. Wala man lang tumayo, wala man lang magsabi. Diba? Wala man lang nag-aharap ng resolusyon. I have a resolution filed before this August chamber in relation with the pandemic we are suffering since last year. In the resolution, diba? Andun yun eh, diba? I'm calling the attention. Diba? Ika nga eh, yeah, siyempre, panawagan para sa kagawaran ng kalusugan, Department of Health, diba? Sa mga, lahat yan gagalaw yan. Eh, ang problema, despite na alam ninyo ang problema ang kinakaharap ng bansa, pero iba yung takbo ng utak nyo sa kasalukuyan eh. Parang nakatingin kayo sa 2022, parang nakatingin kayo sa, teka muna, dapat pakiramdaman ko. Susuportahan kaya ako ni Presidente. Iba kasi yung partido ko eh. Teka muna, dapat manahimik muna ako. Eh baka mamaya, kapag ka nagsalita ako, nagbigay ako ng statement, eh maging iba yung persepsyon at mawala ako sa eksena. Baka hindi ako makasama sa ticket. Yung mga ganon, di ba? That's probable. That's possible. Not unless na ngayon pa lang, di ba, gumawa na sila ng ingay. At definitely, palagay ko, kapag nag-ingay sila, which is a very constructive na ingay ang gagawin nila, eh walang rason para hindi sila ihalal ng taong bayan eh. Muli, no? There's no any reason na alam ko. And definitely, yung inaapuhap na lang muling mapagbabalik dyan sa Senado, dahil yung iba, last termer na. Yung 12 dyan, last termer na eh. Okay? Sabi ni Ma'am Mercy Ong, Kuya Tony, pasingit po yung naka-atras ng pader namin. Ito po yung Grand Hyundai NAZ 2772 plate number. Po, kung sino lang po yung
nagmamay-ari ng Grab na ito po para sumuko yung driver. Meron po siyang picture para naman po siya magtanda. Ginawa na ho ng paraan ito. Ah, medyo sinabi na ho sa atin ng tuwira ng tahasan na naialarma na ito ni Kuya Louie Del Rosario. Ah, Kuya Louie, ah, kung nakamonitor ka ngayon, ah, pakitimbrihan mo. Ah, i-update mo lang itong si Ma'am Mercy Ong. Okay? Dahil yung ating contact dito sa Land Transportation Office, eh, isa rin ho ito na di prinsipyong tao na nag-resign na dahil hindi niya may stomach yung nangyayari na mga kababalaghan. Okay? Ah, wala pa yata siyang ano ron eh. Wala pang 2 taon, hindi niya may stomach, hindi niya masikmura eh. Eh, yun ho ang tumutulong sa atin dahil parehas ang laro nun kapag may mga problemang kahalin tulad nito. Eh, ang problema, nag-resign na eh. Kaya, mabuti na lang, nagmalasakit po itong si Kuya Louie. Actually, nung maski weekend, araw ng Sabado pa yata, tinawagan na niya yung kanang kaibigan dyan sa LTO at naialarma na. Kuya Louie, kung nakamonitor ka ngayon, pakitimbrehan mo si Ma'am Mercy Ong para ma-update siya kung ano yung hakbangin na ginawa mo at kung kailan i-schedule yan nung tinatawag na magsasagawa ng pagtugis dyan sa Grab vehicle na yan na Hyundai na may plate number na NAZ2772. Ma'am Mercy, maliwanag po ha? Okay? Si Kuya Louie Del Rosario, siya po ang nagsagawa ng hakbangin hinggil dyan sa inyong reklamo. Okay? Okay. Magpapatuloy tayo. Sa ating pagpapatuloy, 5 minuto na lang ang nalalabi. At pipitada na po ang 6:00 ng gabi. At sa ating papatuloy, sinasabi natin, hindi ho natin alam kung gaano katotoo yung sinasabi na sinisiguro ng Malacanang yung investigasyon doon sa pagkamatay ng mga aktivista dyan sa Southern Tagalog Region. Binigyan din pa ni Pangulong Duterte na yung order na shoot to kill sa mga armed rebels, legal daw yon. Okay? So, anyway, tingnan natin yung susunod na kabanata hinggil sa bagay na ito. Okay, sa ating pagkapatuloy, we have 4 minutes ang nalalabi at yan, medyo mag-alas 6 na. At syempre, bago pimitada yung alas 6, titingnan ho natin. Magsasagawa ho tayo ng pag-share ng mga latest update and at the same time para at least mauna na kayo makatunghay ng mga inyong matutunghayan mamayang gabi or bukas at kumbaga sa ano mangyari kasi yung iba baka kung hindi ho late this evening bukas nyo pa matunghayan sa mainstream o sa mga traditional media yung ibabahagi namin. Anyway, yan. Yung sinasabi ho natin na importante na maisaisip ng ating mga kababayan. At ito na, nag-reply si Kuya Louie. Ma'am Mercy, sana makita na po nito, ha? Sir, binigay ko na po kay Ma'am Mercy ang CP number po ng tao. Gumawa na po sila ng manhunt. Okay? Ma'am Mercy, may action na po pala eh. So, na-connect na. Kaya nasa inyo na pala yung number ng tao. At nagsasagawa na ho sila ng manhunt operation. Yung LTO. Yung Land Transportation Office. So, yun po ang antabayanan natin. Okay? Ayan. Ma'am Mercy, sana mabasa nyo ito ha. Yung katugunan nitong si Kuya Louie Del Rosario. Okay? Na-action na ho niya nito last weekend pa eh. Okay?
bago pa siya nagsahimpapawid doon sa kanyang programang Ronda Droga, inaitim rin na ito. Kumbaga sa ano, nakablatter na o na-i-alarma na. Okay, Ma'am Mercy? O, sige. Okay, sa ating papatuloy, isa po sa masasabi natin, mangyari ho kasi doon sa mga nagsasagawa nung tinatawag na anong tawag dito, yung ilang mga pronouncement. yung sinasabi nitong si ano, di ba? Yeah, medyo nagkaroon ng ano sa social media. Si Ginoong Harry Roque tsaka si Po Kwang, yung actress. ngayon, may natawag ho yung pansin ho natin eh. Doon sa column nitong si Kay Rivera na Inquirer. Ayan. Yung I don't know about the presidential spokesperson, but I for one did not see 2020 as a vacation. As a healthcare worker, despite not having handled COVID-19 positive cases on a daily basis, I and my colleagues needed to continue showing up for work along with all other essential workers. Yan. With every step out the door, we knew we also faced daily exposure to the coronavirus, the hidden enemy, since anyone could easily carry the virus in the hallways, in the operating rooms, in the pantries, in the buses to work. We were doing long shifts at work, but worrying about taking masks off to eat or drink, we were isolating or living away from family members, scared to infect them, whether we had just passing exposure to COVID-19 patients or prolonged interaction. We had to watch colleagues do without hazard pay. We had to watch both patients and colleagues succumb to the virus. We had to watch as VIPs were prioritized, first for swabs and later for the first vaccine that made in into the country. We were fighting health misinformation at home and in person. At no point did that feel like a vacation. Hindi po bakasyon yun. Yung sinasabi niya, ano, bakasyon eh. Ni Ginoong Harry Roque. Sinagot siya tuloy ni Po Kwang. Oh. Ha? Sinasabi nga niya tuloy, no? Ha? Marami raw sa mga kaibigan at ika nga yung mga pamilya sa corporate world ang siyang maswerte na mapanatili yung kanilang trabaho sa pamagitan ng work from home arrangement, no? Sa umpisa, yung remote work, maaaring pinaka-respite ho ito mula dun sa long commutes, yung pagbiyahe. But ito yung naging malinaw din dun sa mga kumpanya nagpahintulot na dumaranas ng major overhaul sa workplace na kung saan naghatid dun sa host ng mga bagong problema. Okay? Ngayon, kaya nga ito yung binabahagi natin para lang sa ganun, makita rin naman sinasabi nga na itong si Ginoong Harry Roque nagpapasalamat at in-acknowledge itong huling fact na contrary do sa kanyang recent statement ng yung taong 2020 hindi bakasyon para doon sa hindi nakahanap ng trabaho. But as always, sinasabi niya, with the president and his most vocal supporters and aides, the apologies are made for statements which should never have been spoken and which betray how out of touch. Shout out sa Yomel Ocampo, isa ka na sa BSCC family. Has been. Itong tagapagsalita ay merong undeniable talent for making bad situations worse with specious, flippant, derisive, or uninformed statements. Filipinos asking for transparency about Sinovac,
and for availability or availability of other developers' vaccines were choosy. We who survived 2020 were on holiday. That sounds awfully like Bato de la Rosa's Ang Sarap ng Buhay. Ha? Huh? Hindi ko alam paano naging senador yun eh. Ayan. Kaya, ayan, nakakalungkot. Ano? Ha? Yung sinasabi na words matter in keeping up an already flagging public morale. Can't we demand better statesmanship from the office that act as a bridge between us and our highest executive? Can we not ask, if not for more empathy, then for at least a thoughtful, well-briefed spokesperson, one sensitive to nuance and to the power of his words, who won't continually betray his lack of sympathy for the public he is serving? Ah, yan yung isinulat. Ah, yung column ni Kay Rivera. Diyan po naman sa Inquirer. Natutugma yan doon sa sinasabi at observation ni Ma'am Ibramos kanina. Okay? Ayan. Ah, hindi pa nagre-react si ano, nanonood pa rin. Si Ma'am Mercy Ong, hindi pa siya nagre-react doon sa naging sagot ni Kuya Louie Del Rosario. Ma'am Mercy, pwede kayong mag-PM to PM para ma-update ka ni Kuya Louie Del Rosario, ha? Okay? Aha. Tinitingnan natin si Melito Rodelio Militante, nandito ba? Kanina may binanggit yung ano eh. Okay? Pero hindi ko pa nakikita. Anyway, yung sinasabi ho natin, yan, kahalintulad nito, base at batay na rin doon sa naipahayag natin kanina, we are also trying our very best, no? Na kahit papaano, magkaroon ng tinatawag na yung bang tinatawag na pagiging mapagmalasakit o ika nga yung maramdaman, yung talagang maramdaman nitong mga nasa poder ng kapangyarihan, yung tinatawag na nararamdaman ng mamamayan ng sambayan ng Pilipino. Yun nga lang ang hindi ho natin malaman, ano? Kung ito pong mga bagay na ito na nagagawa ho nila or ika nga nasa plano nila o nasa kanilang programa na maisagawa at maisakatuparan yung mga bagay-bagay na magugustuhan at masisihan yung mamamayan. Hindi ho natin alam yun eh. Hindi ho natin batid. At bukod ron, wala naman hong pronouncement or announcement or sinasabi man lang yung pinaka-information arm nitong mga nasa poder ng kapangyarihan. O starting Monday or starting next week or starting ganon, ganito, ganyan. We will be joining the spokesperson of the president to clear out things and to... Yung mga ganon. Meron sanang ganong pronouncement. Yung tanggapan itong si Ginoong Andanar, di ba? At dapat isali rin naman siya dahil siya yung in charge diyan para matanong din, di ba? Ilan lang yung mga nagtatanong diyan ng miyembro ng ano, dati ang dami niyan eh. Yung kasapi ng Malacañang Press Corps, di ba? Ilan na lang diyan yung talagang very vocal. At makikita mo yung kanilang way of questions and at the same time yung kanilang presentasyon sa paghahatid ng balita, di ba? Mabibilang mo lang sa daliri mo yan dahil yung iba talagang nabalot na ng tinatawag na sindak at takot, no? Sa hindi ho natin malamang kadahilanan. Pero palagay ko, alam nyo na rin. Alam na this. Ika nga. Okay? So, welcome po, Ma'am Mercy. Basta magtawagan na lang ho kayo ni Kuya Louie, ha? Para wala na ako ipag-alala dyan sa naging problema ninyo. At para ma-resolve na yan. At para magpakita na sa'yo at kung magkano man at ilan man yung damage, umareglo na at maayos na.
Dahil baka mamaya, gawin din sa iba nga naman yan. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Ang bilis ng oras, ha? May 8 minuto na ang lumilipas sa atin. Dito sa oras na... Bilis, eh. Alas 6 ng gabi. At sa ating pagpapatuloy, sandali lang, ha? Bago tayo... Aha. Ayan. Bago tayo... Tingnan natin kung paano natin mahihimay ito. Importante ho kasi na medyo ma-assess ho natin itong ating ilalahad, ano? Okay? Sandali po. Sandali lang. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Kaman patungo
may daang pabalik sa tama. Kung saan ka nagmula, isang laging malaya, matapat, marakal, payapan. Ngayon na ang simula, isang lagi may laya, matapat, marakal. Patuloy tayo, ha? 4:58 ang lumilipas sa alas 6 ng gabi. Sa ating pagpapatuloy, si Ate Maureen Advincula. Magandang gabi, Ate Mau. How are you? Thank you so much for joining in. Si Ma'am Josephine Roquero, nakatugay-gay pa rin. At sabi niya, nanahimik lang sila now. Hindi natin alam kung anong dapat nilang gawin para sa taong bayan. Baka naman pinaghahandaan nila ang halala next year. Ganun nga. Actually, yung iba talagang marami nang naisubi. Na para magamit nila. Kaya medyo hirap yung ating mga kababayan. Ha? Sa mga darating na araw, ilalahad natin kung sino-sino na yung mga marami nang naisubi at kung ano yung pinaggagawa nila na sinasabi achievement, accomplishment nila. Nung ganun sila, ganito, ganyan. Pero hindi pa nila natutugon at nasasagot yung katanungan ng sambayan ng Pilipino. Hinggil dito, hinggil doon, hinggil yan. Okay? Darating po tayo doon sa puntong yon. Kaya importante rito, pakiramdaman natin mabuti. Kaya nga madalas inuulit-ulit natin, Ma'am Josephine, na kung maaari ay maging vigilant po tayo. Maging mapagmatsyag at pakiramdaman ho natin. Dahil baka sa pamamagitan po ng ating pagiging vigilant, kayo na mismo ang makatuklas. Ganun pala. Kaya naman pala. Diba? Yun ang medyo dapat maging matalas ho tayo dyan. At ganun din naman ho ang ginagawa ng ating ilang mga kapatid sa hanap buhay. And not only that, meron ding mga hakbangin na isinasagawa yung ilang sektor nitong ating lipunan ng ginagalawan kung ano ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, at sa mga susunod na buwan. Yung sinasabi ho natin, from different sectors of our society. Okay? Ilang sektor tayo meron? Marami po yan. Diba? Marami po yan. Yung health sector, unang-una yan. Yung ating mga frontliners, nakikiramdam yan. Yung mga young professionals, yung mga nasa middle age group, yung mga senior citizens lalo, yung mga person with disabilities, yung mga ika nga ay nasa law profession,
diba? At yung tinatawag na sektor na kung saan eh talagang yung ano ang tawag dito, yung anumang usapin eh nandoon nakatutok sila. Ha? Siguro mga 8 sectors, no? Yung mga napagtanungan natin na talagang sila ay nakikiramdam lang. And we are hoping and praying na sa mga susunod nating pagsasimpa po, and at the same time, siguro po pwede hunin niya ng mga EPM sa pamagitan po ng ating chat box, no? Kung ano yung mga matatalisod ninyo. And then pag-usapan ho natin and tingnan ho natin on how can we assess all those yung tinatawag natin na yung matatalisod ho ninyo na siyempre coming from reliable sources, no? At kinakailangan ho natin na i-double check o kinakailangan i-triple check yan. Hindi naman ho basta-basta na pakakawala natin yan. Baka mamaya sasabihin nag-iimbento tayo ng mga peking balita. Hindi po. Basta dito, walang labis, walang kulang, sasabihin ho natin yung totoo. Hindi ho tayo po pwedeng maglahad rito ng mga tinatag na saliwa. Wala sa hulog, wala sa alignment. Hindi ho natin panenerbiusin ang sambayan ng Pilipino rito. Magkakasama ho tayo na magsasagawa ng hakbangin. At syempre, kung ano man ang maging outcome nito, kung ano man yung inyong mitiin, adikain, yun dapat ang magkaroon ng katuparan. Hindi po pwedeng ang manaig dito, alam naman ho natin, ni minsan hindi pwedeng manaig yung kasamaan laban sa kabutihan. Alam ho natin, batid ho natin na uhaw na uhaw na yung ating mga kababayan, sabik na sila na maramdaman yung dapat nilang maramdaman nung nakalipas na 4 taon. Alam ho natin na talagang yun ang inaasam nila. Pero hindi nila madama. Hindi nila madama. Sa anong kadahilanan, siguro alam nyo na. Diba? Kaya yun po ang isasagawa ho natin sa mga susunod nating kaya medyo nag-overtime na ho tayo. At doon po sa mga nagtataka, bakit? Teka muna, bakit umabot ka na ng ganyang oras? Wala hong problema. Ang mahalaga, masaliko po natin yung mga feed, no? Na tinatanggap natin mula sa ating mga kababayan. Okay? Ayan. Sinasabi ho nitong yun ang problema, no? Anyway, doon sa report ho ng Philippine National Police kasi na 9 katao ang namatay doon sa magkahiwalay na operasyon diyan sa Calabarzon. Kahapon ho ito . Merong 5 namatay na nakilala mula sa progresibong grupo bilang mga miyembro nila. At itong naturang crackdown na ito, isinagawa matapos yung 2 araw na pahayag ni Pangulong Duterte na nagnanais at ninanais niya na burihin ang mga komunista. Ayan. Pero yung sinasabi ng PNP Laguna, mayroong 24 na search warrant operations ang sinagawa nung nakalipas na weekend. Subalit, pinagbibigyan din na nalihiti mo ito. Ha? Ang ipinagtataka natin, yung mga in-check, no, na nandito, alam mo natin yun ang mga komunista, bakit hindi yun ang hipuin at galawin? Ha? Yun ho ang mga talaga komunista. Ang pinagtataka natin, hindi mahipo yun, hindi magalaw. So siguro, mas matutuwa ang sambay ng Pilipino kapag gano'n ang nangyari. Okay? At kahit manaware, sana naman itong ating mga nasa hanay ng PNP, medyo maging maingat na rin. Dahil baka dumating yung pagkakataon na hindi na ho kayo pwedeng masalo kung sakasakali kapag wala na sa poder ng kapangyarihan
yung inyong tinatalima. Baka dumating ho yung yugtong yun. And definitely, darating at darating. At pagdating nun, syempre, sunod-sunod lang kayo na sunod eh. Pero kampante naman tayo, yung mga nasa sandatahan lakas ng Pilipinas, hindi naman ho basta-basta gagalaw yan ang ano eh. Diba? At alam naman nila na yung kanilang ipinagtapos ng pag-aaral sa akademya, sa Philippine Military Academy, ay nanggaling sa lukbutan ng bawat mamamayan. Okay? Yun. Yung kanilang mga uniforming sinusuot doon, yung kanilang pang-araw-araw na pagkain doon, natuto sila, nadisiplina sila, nagkaroon sila ng kakaibang oryentasyon, at nananaligo tayo na doon sa mga pagtatapos nilang yon, hindi naman ho nawawala sa ating tradisyong mga Pilipino, yung tinatag na utang na loob. Utang na loob ho natin yan sa mamamayang Pilipino na nagpaaral sa bawat kadete na nagtapos dyan sa Philippine Military Academy na ngayon ay nasa sandatahan lakas ng Pilipinas. Yung iba naman na nasa Philippine National Police Academy, actually, meron din mga PNP na nagtapos dyan. Mga AR kung tawagin, di ba? Pero nakikiramdam na rin yan. Pero yung iba, yung mga nagtapos sa PNPA, yung iba siguro dyan, nagmatrikula na. Pero yung iba dyan, nagkaroon din ng scholarship, di ba? Pero hindi natin matiyak, kaya siguro, medyo ganun, talagang sunod lang sila ng sunod. Di ba? Anyway, so mga kaibigan, dun po sa mga kababayan natin na nag-participate dito sa ating isinagawang pag-sisimpapuwid, nagbahagi ng kanilang komento, nagbahagi ng kanilang saloobin, at nagbahagi nung kanilang pananaw, nung kanilang mga punto de vista, nagbahagi ng kanilang mapagbuong opinion. Thank you so much. Yan, hindi tayo iniwan itong mga ito eh. Sila Ma'am Josephine Roquero, si Ping Reyes de Guzman, ganon din si Kuya Louis del Rosario, si Ma'am Angelica Paz, si Ma'am E. Ramos. Yan, thank you so much. And at the same time, si Ma'am Mercy Ong. Yan, medyo absent yata si ano, no? Si Kuya Melito Rodelio Militante. Thank you so much. Si Kuya Alex Aquino mula dyan sa Parang Marikina City. Si Kuya Charlie Fry, thank you so much, Kuya Charlie. At sa lahat-lahat po, maraming salamat po. Ganun din kay Ma'am Maureen Advincula, thank you so much. So, sa ngalan po ng lahat, sa ngalan po ng Sambay ng Pilipino, sa ngalan po ng ating Technical Director na si Gino Salaw, ito po naman ang inyong abang lingkod. Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng isang makabuluhang dapit hapon at away laging sumati ng pagpapala ng dakilang lumikha. Magandang gabi po. Tanong, nangyari sa dangal,
di pangalan. Sinugal para lamang magkamal hanggang sa maging usakan. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. San ka man patungo, may daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payapan. Ngayon na ang simula, isang naging may laya. Matapat, marangal, ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang